paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Bangon ako. Pupuntahan ko ang anak ko. Benjo, nawala siya ng malay. Pipilitin ko buhatin siya at ihiga sa kama. Emmy? Emmy! Ate! Ano nangyari sa anak ko? Narinig ko na nagsisisigaw siya kanina. Kaya dali-dali ako nagpunta dito sa kwarto niya. At nakita ko na lang siya nakahando sa isasahig at walang malay. Ano?
Narinig ko kanina, binabanggit niya ang itay. At takot na takot siya. Naku, Emmy, hindi na maganda ito. Pakiramdam ko, may kakaibang nangyayari kay Benjo. Kina Anita. Ano ang ginawa niyo doon? Wala naman. Napadaan lang ako. At alam mo ba, si Benjo. Bakit po? Naparo po si Benjo. Nawalan daw ng malay tao kagabi. At kanina, nung magising, abay wala itong imik. Panay lang ang iyak. Ano? Oo. Sabi ni Anita, baka daw dinadalaw ni Mang Manuel. Ay, ibig niyo sabihin, minumulto siya ni Lolo Manuel. Ay, yun ang iniisip nila. Pero ako hindi. Ibang iniisip ko. Eh, ano? Hindi siya minumulto ni Mang Manuel. Walang multo. Ang totoo, dinadramahan lang sila ni Benjo. Ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagi. Kumusta na si Benjo, ate? Tulala pa rin siya, Emmy. Kahit anong pilit ko na magsalita siya, hindi siya nagsasalita. Umiiyak lang. Baka naman ate, namimiss lang niya ang lolo niya, kaya ganun. Emmy, kung namimiss niya ang itay, eh bakit naman kailangan pa niya magsisigaw at mawala ng malay tao? Oo nga, no. Hayaan mo, ate. Susubukan ko siyang kausapin. Baka sakali, mapilit ko siyang magsalita. Nag-aalala na rin ako sa batang yan eh. Sige, ikaw ang bahala. Emmy, salamat ha. Ate. Dahil hanggang ngayon, narito ka pa rin. Nakaalalay sa akin. Kahit na nga may mga magagandang oportunidad na alok sa'yo sa Maynila, hindi mo kami iniiwan. Mahal ko kayo, ate. At hindi ko kayo iiwan. Lalo pa ngayon. May pinagdadaanan tayo. Bilang kapatid mo, tungkulin ko na tumulong at umalalay sa inyo. Mami. Basta, kahit anong mangyari, kahit mag-asawa ako, hindi ko kayo pababayaan. Pareho nang walang inay at itay. Kaya kailangan natin magtulungan. Gaano man kalaki ang problema. Ano nangyari sa pagkikipag-usap mo kay Benjo? Nagsalita na ba siya, Emmy? Oo, ate. Oh, anong sabi niya? Ate, hindi ko alam kung maniniwala ako o hindi eh. Emmy? Nagpapakita raw sa kanyang itay. Ha? Mahirap maniwala pero kapag tinitingnan ko siya sa kanyang mga mata, nararamdaman ko hindi siya nagbibiro. Ibig mong sabihin, totoo yung sinasabi niya? Hindi ko masabi kasi mahirap eh. Emmy. Ikaw, ate, naniniwala ka ba na bumabalik pa ang kaluluwa ng isang yumao para magmulto? May mga nagsasabi, pero hindi pa naman ako nakakakita. Pero kung totoo man na minumulto siya ng itay, ano naman ang dahilan? At saka
kanya. Bakit hindi sa'yo o kaya sa akin? Alam niyo po, Nay. Oh. Nakita ko si Aling Anita at Benjo kanina. Saan mo nakita? Sa simbahan. Ah. Nagsimba silang mag-ina. Uy, natural lang naman yun. Ano ba namang masama kung nakita mo silang magsimba? Wala naman ho. Kaya lang, ngayon ko lang ho kasi nakita si Benjo na pumasok ng simbahan. Dati naman ho, hindi siya maisama ni Aling Anita dahil mas gusto pa nito maglakwatsa at tumambay na lang. Sabagay, tama ka dyan. At hindi lang po yun, Nay. Mukhang seryoso si Benjo. Alang nga namang gawin niyang biro yun. Mangilabot naman siya. Diyos na ang kaharap niya. Huwag na huwag niyang gagawin yun. Ay naman, ikukwento lang naman ho ako eh kung ano-ano niyong sinasabi niyo. Yan kasi ang mahirap sa kilala na. Lagi nang pinagdududahan sa kanyang mga ginagawa. Sa palagay ko, hindi ngayon. Hmm. Kasi alam niyo, Nay. Ano? Tingin ko kay Benjo. Ano? Meron siyang malaking problema. Tingnan mo ang ginawa ng anak mo, Anita. Itay? Napakatigas kasi ng ulo niya. Hindi pa sana ako namatay. Itay? Buhay pa sana ako. Buhay pa. Itay! Itay! Panaginip lang pala. Napanaginipan ko si Itay. May sinasabi siya. Parang may ibig siya ibaywating. Anong ibig sabihin ng panaginip kong yun? Ano? Natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagi. Umalis si Inay? Oo. Salamat naman at kinausap mo ulit ako, Benjo. Saan daw siya pupunta? Pupunta daw ng simenteryo. Dadalawin daw ulit ang puntod ng Itay. Ganon po ba? Oo. Gusto ko nga sana niyang isama. Kaya lang tulog ka pa kanina. Maaga siyang umalis eh. Kahit naman, gising ako, tita. Hindi naman talaga ako sasama sa kanya. Bakit? Basta, ayoko. Baka kasi... Baka kasi ano? Baka magpakita na naman sa akin si Lolo. Ha? Ayoko siyang makita, tita. Ayoko. Mugto ang mga mata ni Anita? Oo, Dodong. Nakita ko siya kanina. Alam mo, ikaw, Miling. Ano? Napakamarites mo talaga. Pati ba naman yan, napapansin mo pa? Hoy, nagkukwento lang ako sa iyo, ha? Sa iyo lang. At hindi ako marites. Dahil kung chismosa ako, siguro marami ka ng kaaway dito sa lugar natin dahil sa akin. Ikaw naman. Sineryoso mo naman kagad. Nagbibiro lang naman ako. Nagbibiro? Parang may laman yung pagkakasabi mo. Wala. Oh. Ano ka ba naman, Miling? Nasabi ko lang yun. Pero hindi naman yung totoo. Kilala naman kita eh. Ikaw ang pinakamabait at mapagmahal na asawa dito sa balat ng mundo. Swerte ko nga eh. Ikaw ang napangasawa ko. Pero mas maswerte ka dahil akong napangasawa mo, di ba? Tumigil ka nga dyan. Ito naman. Ay, ano ba
pinagtatalunan nyo? Eh, ito kasing ama mo. Alam mo, yan ang gusto ko sa'yo eh, kapag nagagalit ka. Gumaganda ka sa paningin ko. Dodong, ha? Sige. Alam nyo, Nay, Tay, ang sweet nyong tingnan. Kaya hanga ako sa inyo eh. Sana kapag nag-asawa ko, maging tulad din ninyo ang samahan namin. Salamat naman, anak. Ikaw na magpatuloy ng buhay namin. Dahil darating ang panahon, mawawala din kami. Itay? Ay, Dodong, huwag nga magsalita ng ganyan. Ayoko pang mawala, ano? Eh, dumarating yun. Kung anong araw o oras, hindi natin alam. Mm-hmm. At hindi natin yun mapipigilan. Wala pa rin si Ate Anita. Ano oras na ba? Bah, magkaalas 11 na pala ng tanghali. Eh, mabuti pa magluto na ako ng pananghalian. Dahil tiyak, gutom yun pagdating mamaya. Kapunta na nga ako sa kusina. Ano? Biglang lumamig ang hangin. Uulan yata. Oh, eh, di naman na. Maliwalas naman ang kalangitan. Oh, ano yun? Sa may sala? Oh, ano? Hindi! Hindi! Ang itay! Ah! Kasalanan ni Benjo kay Lolo Manuel. Pakinggan bukas ng gabi ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito, Pinamagatang Masamang Biro. Sa isa na naman, gabi ng lagi! Mga nagsigana, Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Maynard Lanticho Jr., at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng tunog, Terryong, sa musika ni Puy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Maynard Lanticho Jr. at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng lagi!